Ayun, isang maulaning gabi sa inyo lahat, guys, and welcome back to Sashimi the Flower Home Channel. So, sa video ito ay sasagutin natin, pwede ba lagay sa aquarium ang tubig ulan? So, isasara ko lang din to, guys, kasi masyado maingay ang ulan. Yan, so dito tayo, guys. So, bakit ba tayo gagamit ng tubig ulan? No? So, maraming mga reasons kung bakit gumagamit tayo ng tubig ulan. No? Isa sa mga reason dyan ay dahil nagtitipid tayo o di kaya dahil mayroong scarcity ng tubig sa ating area. No? Lalong-lalo na sa mga area na may time lang na binubuksan ang tubig or nagkakaroon sila ng tubig. No? So, ang tanong dyan is, safe ba ang tubig ulan sa ating mga isda? No? So, yung sagot dyan, guys, depende. No? Depende sa ating paggamit. No? So, una, no, mag-umpisa tayo kung paano ba natin sasahurin yung tubig ulan na safe sa ating isda. No? So, dapat direkta nasahod tayo ng ulan mula sa langit. No? So, ibig sabihin, hindi tayo sasahod ng tubig mula sa yero o di kaya mula sa mga puno. Kasi yung mga tubig na tumutulo na mula dyan ay mga contaminated na mga water. Kasi hindi natin alam yung mga pupo na mga ibon, mga daga, mga pusa nandun sa ating mga yero. So, contaminated na yung water at hindi dapat yun yung gagamitin natin sa ating aquarium. Kundi, direkta natin na sasaurin yung tubig ulan mula sa langit. No? So, maglagay ka ng balde, no, sa open area at doon pupunuin ng tubig ulan. No? So, pero guys, kapag gumamit tayo ng tubig ulan na pure na tubig ulan sa ating aquarium, hindi siya advisable, guys. Kasi unang-una, hindi natin alam kung ano yung pH level ng water at ayun nga, no, kailangan may test kit ka kung gusto mo talagang gumamit ng tubig ulan. Pero ang mas safe na sa paggamit natin ng tubig ulan, okay siya na pang ano lang, pang water change, no. So ibig sabihin, nilalagyan lang natin ng aquarium ang aquarium natin ng 70% tubig mula sa gripo at 30% tubig mula sa ulan. At dyan madadilute yung water. Kailangan madilute kasi yung water para magiging balance yung kanyang pH. No? So, kasi pag yung ano natin kasi ngayon, yung ulan kasi natin ngayon, medyo hindi na siya maganda. No? Yung, kaya nga, meron nga tayong tinatawag na mga acid rain. No? Kasi itong mga, ang tubig ulan na ito, galing na ito minsan sa mga factory, sa pollution na meron yung ating kapaligiran. Kaya minsan hindi na safe itong tubig ulan. No? Pero kung gusto nating gumamit ng tubig ulan dahil nagtitipid tayo o nawawalan tayo ng tubig, no, sa ating area, i-dilute mo lang siya sa tap water, no, sa tubig gripo na ginagamit mo para hindi masyadong harmful, no, sa ating isda. It's because, no, iba yung pH level ng ulan. No. So siguro, no, hindi ko na research, no, baka kasi yung pH ng ulan is acidic, no? Kasi mayroon nga tayong acid rain, eh, no, kasi dahil sa ano na ngayon, dahil sa climate change na meron tayo. Kaya guys, alagaan natin ang ating environment, no, para lahat naman ayoy magkakaugnay, no. So kung hindi na maganda, no, yung environment natin, lahat tayo ay mapapahamak. So ayan guys, I hope may natutunan kayo sa ating vlog ngayong araw. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo, guys. And antabayan niyo yung next video natin at marami kayong matututunan sa ating channel tungkol sa pag-aalaga ng flowerhorn fish. Hanggang sa muli, this is Sashimi the Flowerhorn Channel. Goodbye.